Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon, okay? Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Start na tayo. Ano yung energy ng person mo para sa no-contact situation? Anong ganap sa buhay niya, okay? Start na ako. Anong energy ng person mo? Okay. Kung ano yung nangyayari? Ano yung kanyang mga plano? Tingnan natin kung ano yung lalabas dito. Okay. Give me the message. Anong energy ng person mo? Oh, tumalsik to. The Hierophant reverse. Okay. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong Four of Earth. Okay? Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron dito na Four of Air. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong Ace of Earth reverse. Excuse me po. Give me the message. Anong energy ng person mo? Ace of Water. Okay? Upright. Give me the message. Meron ditong The Wheel of Fortune, upright. Give me the message. Two of Air, upright. Give me the message. Anong energy ng person mo? Yan. Meron ditong Queen of Earth. Para siyang Queen of Pentacles. Okay. Meron ka ditong person na Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Aquarius, and Libra. Then Scorpio, Cancer, and Pisces. Ayun, yun na yung nakikita ko dito ha. Ito na yung nafe-feel ko. And nakikita ko dito sa card. Ang energy ng person mo ngayon, okay? Yung nararanasan niya ngayon, okay? Nahihirapan to. Meron tong pinoproblema or sabihin natin na hindi niya alam kasi lumabas ang Hierophant, hindi niya alam kung paano niya aayusin ang kanyang buhay, okay? Then nafe-feel ko dito kasi hindi niya makita yung kaliwanagan. Maybe yung person mo hindi siya religyoso, okay? Then nafe-feel ko kulang to sa advice or pwede rin sabihin na nabibigatan to sa sitwasyon niya. Kumbaga, no, humahanap to ng kalinawan pero hindi niya makita. Nafe-feel ko din dito, wala tong natutunan sa mga experience niya sa buhay na kung saan, no, before, kung halimbawa may pagka-toxic yung person mo before, dala-dala pa rin niya ito hanggang ngayon. Ito na yung nafe-feel ko kasi hindi siya natuto eh. Kumbaga, ano, nangyayari dito, nagiging ng routine niya yung ganun pag-uugali or pwede rin sabihin yung attitude niyang ganun, okay? Kasi itong tao na ito, nahirapan siyang makahanap ng kalinawan, okay? For example, halimbawa, nahuli mo, pero ididiin pa rin ikaw ang may kasalanan. Ganun yung style na to. Kumbaga, ano, nararamdaman ko dito na hindi to tumatanggap ng pagkakamali. Kumbaga, itong tao nito, lagi siya yung tama. Ganun yung energy nito, no? Kasi meron tong sariling decision or pwede rin sabihin may sarili siyang pinaniniwalaan na kung saan, no, siya lagi ang tama. Kahit na halimbawa, siya yung agrabyado sa iyo. For example, ano, kung siya yung dahilan or siya may kasalanan sa iyo, parang isisisi ka pa nitong tao nito na ikaw yung nagkasala at yun ang mali para sa kanya, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa The Hierophant Reverse. Then dito ano, lumabas ang Four of Earth, then Four of Air. So nafe-feel ko dito, no, itong tao nito ay nahihirapan sa sitwasyon kasi para siyang Four of Pentacles and Four of
cups, okay? Ito lang nafe-feel ko. Itong tao na ito, naiinip or sabihin natin, nafe-feeling loss. Feeling loss, yan. Feeling loss siya sa sitwasyon. Kumbaga, no, nakikitaan ko dito na nahihirapan siya sa kanyang tinatahak. Or, okay, ito lang nakikita ko. Meron ditong 4. Maybe importante sa iyo ang numerong 4. Kasi kung makikitaan mo dito, may mga mensahe na naka-stuck. Ito lang nafe-feel ko na kung saan, no, itong tao na ito ay sobrang down. Kumbaga, gusto ko na itong makausap. Maybe matagal na kayong hindi nagka-communication or pwede rin sabihin hindi ka nagparamdam sa tao na ito. Feeling down tong tao na ito, hindi niya alam kung paano malulusutan or kung paano niya matatapos yung problema na ninyong dalawa. Ito na yung nafe-feel ko kasi meron ditong mensahe. Kung makikita mo dito sa larawan, merong mensahe, pero hindi makapasok yung mensahe sa'yo, naka-stuck, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron mga tao sa paligid ng tao neto na nag-aalala sa person mo. Pwedeng sabihin yung kamag-anak or pamilya niya, okay? Kasi nakikita nila ng malaking pagbabago doon sa person mo. Maybe, nag-iisip to, or pwedeng sabihin nalulugmok siya. Ganon yung kanyang yung kanyang kaisipan. Pwede rin sabihin, nagiinom siya, okay? Na kung saan, ikinagugulat ng mga kasama niya sa bahay, yung nangyayari sa kanya, kasi kita niya ng mga tao sa paligid niya, yung ganap sa buhay niya, na kung saan, ikinalulungkot ng mga kasama niya sa buhay. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi itong tao na ito, feeling ng tao na ito, yung ganitong pakaramdam, ha? Ito lang yung nararamdaman ko. Yung feeling down, kumbaga, ikaw yung abundance niya ay naglaho ka, umalis ka, inilisan mo siya. Para siyang nalugmok, nalulungkot siya. Parang nawalan siya ng buhay. Parang kinuha mo yung lahat-lahat sa kanya. Ganon yung energy nito sa 4 of Earth. Kasi kung makikita mo dito, abundance to di ba? Then lumabas siyang naka-reverse. So, ibig sabihin, hindi siya masaya kung ano man yung kinalalagyan niya. Nalulungkot siya sa sinapit ng sitwasyon niyo. Okay? Maybe nag-explain to para sa'yo, pero dead maka sarado yung isip mo sa kanya. Hindi mo siya pinagtutuunan ng pansin or hindi mo siya binibigyan ng pansin. Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito, sa Ace of Earth, reverse, para siyang Ace of Pentacle, okay? Nafe-feel ko dito, hindi ka makapag-offer or sabihin natin na hindi mo to binibigyan ng halaga, okay? Kumbaga, tapos ka na, hindi, wala ka ng attention sa kanya, mabigat yung damdamin mo sa tao na ito, na kung saan, wala ka ng kayang i-offer o hindi mo na kayang suklian yung pagmamahal na ginagawa niya or yung, alam mo, yung tipo na pinagsamahan nyo, hindi mo na siya nakikitaan ng ganun. Kumbaga, nararamdaman ko dito, na nawalan ka ng amor, okay? Ito lang yung nararamdaman ko, nawalan ka na ng amor, or pwede rin sabihin na ayaw mo na mag-offer dito, ayaw mo nang pagbabago mula sa tao na ito. Kumbaga, kinat mo na siya sa buhay mo. Ito lang yung nararamdaman ko. At dahil doon, ramdam to ng person mo, kaya to'y nalulungkot. Hindi niya alam kung paano niya muli ibabango ng kanyang sarili, Ito lang nafe-feel ko. Meron tao ditong ganun, nalulungkot siya. Kumbaga, yung foundation niya bilang isang individual ay bigla siyang nag-down. Yung tipo na nawawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ganun yung energy nito. Kasi lumabas ang the Hierophant reverse. Kumbaga, wala siyang mahanap na kasagutan. Wala siyang mahanap na kaliwanagan. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then dito, sa Ace of Water. Para siyang Ace of Cups. Nafe-feel ko dito, itong tao nito, I think may nagkasala sa'yo, okay? Kasi meron itong apple, so means may sin, may kasalanan to sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Maybe meron ditong tao o may person, okay? Maybe nilagay ka sa third party. Ito lang nakikita ko sa Ace of Water, na kung saan, meron ditong pagluha. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, may nagkasala man dito sa connection na to. Nararamdaman ko dito na pilit-pilit mong binabangon yung sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi nakikitaan ko dito na meron ditong lumuha. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong pagluha na kung saan meron ditong nagkasala. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Pero ganun pa man, nagiginang malinaw para sa iyong lahat. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng clarity. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na pilit mo tong inaalisan or tinatakasan. Okay? Ito na yung nakikita ko dito. Then, lumabas ang The Wheel of Fortune. Nafe-feel ko dito, may paggising dito. Nakikitaan ko pa rin dito yung connection.
Kumbaga, no, maybe matagal na kayong walang communication, pero nararamdaman mo pa rin yung presensya ng tao nito kasi may string to eh. Then, nafe-feel ko dito, no, na meron ditong magandang naghihintay. Maybe itong nangyari sa inyo ay meron ditong paggising, okay? Meron ditong nag-inaral, or I mean sa inaral, no, meron ditong aral sa connection na to kasi nafe-feel ko dito na meron ditong magandang kapalarang naghihintay sa connection na to, na kung sana, no, nakagapos man kayo sa bawat isa, okay, kasi may connection eh, kung makikita mo itong liwanag, may connection, okay, pero meron din ditong hindi makita or hindi malinaw yung sitwasyon, okay, ito lang yung nararamdaman ko, pero ganun pa man, no, meron ditong magandang kapalaran na naghihintay, okay. Then dito, no, sa Two of Air and the Queen of Earth, nafe-feel ko tong tao neto, meron ditong malakas Libra, okay? Meron ditong nakatago, meron tong nilihim sa'yo. Ito lang nafe-feel ko, may panahon na gusto mo ng ikatong tao neto o pinipilit mo ng saraduhan ng puso mo sa tao neto kasi ikaw yung susi. Ikaw yung susi neto, or pwede rin sabihin ito yung energy ng tao mo. May Libra dito. Kumbaga, no, gusto kanyang makuha or gusto kanyang makamit muli, pero hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya kasi nakapiring siya eh. Kumbaga, no, may pagka-50-50 yung sitwasyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Kumbaga, kinakapakapa niya yung sitwasyon, pero ganun pa man, ano, sa konting sandali, pwede niyang makuha yung susi or pwede rin yung gunting. Na kung saan, ano, kahit itong dalawang ito, kung makuha man niya yung susi, ikakat mo siya. Then, I mean, ano, sa gunting, ikakat mo tong tao neto, then susi, ikaw yung susi sa kanya, okay? Na kung sana nun, nahihirapan tong tao neto, hindi niya makita ng malinaw, or hindi niya matanggap yung kalinawan, okay? Ito lang nafe-feel ko, hindi niya matanggap yung sitwasyon. Meron ditong hindi tinatanggap yung sitwasyon, ito lang nararamdaman ko. Malinaw, malabo para sa kanya, hindi malinaw, okay? Ito lang nafe-feel ko. Parang tipo na nalalabuan siya sa sitwasyon ninyo. Kasi andito ka sa panahon, or pwede rin sabihin nasa malayo ka sa taong ito, okay? Na kung sana, no, kinakapakapa niya muna or nag-iintay itong tao na ito sa tamang panahon. Meron ditong Queen of Earth. Nakikitaan ka ng tao na ito na masagana, maayos ang pamumuhay. Malakas dito ang Capricorn. Yung tipo ba na, no, maayos ang pamumuhay mo, sumasagana ka. Kasi kung makikita mo dito, meron ditong ubas or mga prutas. Nafe-feel ko dito may pagsagana, okay? Then meron ditong itlog. Nafe-feel ko dito nakikitaan ka ng tao na ito na ikaw yung kanyang, alam mo yun, yung tipong ikaw yung magiging ina. Kasi meron ditong fertility. Or pwede rin sabihin ito yung pinakaplano niya, na magkaroon kayo ng anak or bumuo kayo ng pamilya na masagana. Pero nangyayari dito, ayaw niyang tanggapin yung katotohanan, okay? Ito yung nafe-feel ko. Malabo sa kanya yung sitwasyon. Pero ganun pa man, ano, itong tao na ito, nagkakaroon na ito ng ano, ng kaliwanagan. Or pwede rin sabihin na magkaroon ito sa panahon ngayon, okay? Once na nabalansin niya yung sitwasyon, magkakaroon ito ng kaliwanagan. Ito yung nafe-feel ko. Kasi sa panahon ngayon, nahihirapan to. Kung susundin niyo yung kanyang inner guidance, or pwede niyo sabihin ginigising to, okay, kinakatok na to ni God na manalangin. Okay, nang magkaroon ng pagbabago. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Anong energy ng person mo? Give me the message. Meron ditong happiness. Ito yung gusto niya mangyari. Happiness. Maging masaya kayo. Meron ditong 6. Maybe importante sa'yo ang numerong 6. Yan, 6. Gusto nito ng kaligayahan, kasayahan sa connection nyo. Kasi nakikitaan ka ng tao nito na ikaw yung kasaganahan niya. Or pwede rin sabihin na ikaw ang mas nakakaangat sa kanya. Ito lang nararamdaman ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito na message of peace. Okay, gusto ng tao na ito na magkasundo, pagpapatawad sa'yo. Kaya lang hindi mo ma-receive yung mensahe. Ito lang nararamdaman ko.
Kung makikita mo dito, andito yung susi. Then meron ditong padlock, sarado. Ikaw yung susi, okay? Ikaw yung susi para mabuksan or para ma-receive mo yung mensahe. Kasi nafe-feel ko dito may blockage or pwede rin binalak mo to. Kaya hindi to makareceive or wala siyang idea kung ano na nangyayari o ganap sa buhay mo. Kung baga ano, itong tao nito nakalugmok lang. Ganon, inubos niya yung energy niya sa kakalugmok. Pero ganon pala, no? Ayan, utal na ako. Pasensya na. Message of peace. Ito lang yung gusto niya mangyari. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Meron ditong 35 years old. Then dito, no? Free message. Gusto nito ng ano? Kung baga ano, kapag tinanggal mo yung block sa tao nito, magkakaroon to ng kalayaan magminsahe sa'yo. Ito yung gusto niya mangyari. Maging malaya yung mensahe. Or makapag-message siya sa'yo ng maayos, ng dire-diretso. Meron ditong Aries. Then dito, no, respect. Okay? I feel nakikitaan ko na dito na natututunan ka na nitong irespeto. Dahil sa mga ginawa mo, kasi nafe-feel ko dito na tinuruan mo to ng leksyon. Di na ngayon, naranasan niya. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Tinuruan mo to ng leksyon. Na kung sana, no, ito'y naging aral sa kanya. Ngayon, may respeto na siya sa'yo. Okay? Bigla tong ano, papasok muli sa buhay mo na parang kabuti. Meron ditong 26, 39. Give me more information. Meron ditong lihim. Meron ako nakikitang meron siyang nilihim. Or pwede rin sabihin ikaw, meron kang nililihim dito. Maybe nililihim mo pa rin yung totoo mong nararamdaman. Okay? Meron ditong loss. Meron ditong umiiyak. Feeling loss. Yung sinabi ko kanina. Feeling defeat, ganun. Umiiyak siya. Give me more information. Meron ditong 18. Forgiveness. Di ba yung sinabi ko kanina? Gusto nitong humingi ng tawad. Confirmation. Gusto nitong humingi ng tawad. Magkaroon siya ng kalayaang magminsahe sa'yo. Dahil nakalugmok siya eh. Okay, maybe nakakarama na siya or pwede rin sabihin sinisingil na siya sa mga ginawa niya. Kasi ang kalaban niya dito yung emotion niya, yung kanyang feeling. Minsan kasi sa umpisa, hindi pa yan nararamdaman ng tao. Pero once na tumatagal, doon na siya nakukonsensya, doon na siya sinisingil, mga ganun ba. Okay, tala na feel ko. Meron ditong 19. Gusto nito humingi ng tawad sa'yo. Give me more information. Meron ditong message of guidance. Kung baga, no, sinasabihan ka dito. Meron ditong 36. Sundin mo yung inner voice mo. Sundin mo yung inner guidance mo. Ikaw yung makakaramdam niyan. Okay? Sundin mo yung gabay mo. Okay? Manalangin ka. Nabigyan ka ng tamang desisyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi ikaw pa rin yung makakapag-desisyon dito eh. Pero ganun pa man, no? Sundin mo kung san ka makakaluwag or ano yung komportable para sa'yo para mag-desisyon. Mga ganun ba? Ito yung nafe-feel ko. Okay? Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching Love and Peace. Thank you for watching Glow and Peace.